Hello! Today, ang pag-uusapan natin ay ang Perpetual Inventory System. Mas maganda sana kung napanood nyo na ang ating isang video kung saan ipinaliwanag natin kung ano ang ibig sabihin ng freight cost, purchase returns and allowances, at purchase discount para mas maintindihan ninyo ang ating kwentuhan today. Ako si Maribel ng Maribel Loves Accounting Facebook page at simulan na natin ang ating kwentuhan. Ang ating reference today ay ang book ng Wiley, Financial Accounting IFRS Edition. So, third edition siya. At ang authors ay sina Weygand, Kimmel, at Queso. May dalawang paraan ng pag-account ng inventory. Ito ay ang Perpetual Inventory System at Periodic Inventory System. Kahit anong system ang ginamit mo, pareho lang ang lalabas na cost of goods sold at pareho rin ang iyong ending inventory na lalabas sa iyong balance sheet. Ang kaibahan lang nila ay ang mga accounts na ginagamit sa pagre-record ng mga transactions related sa flow ng inventory at siyempre ang timing ng pagre-record ng cost of goods sold. Ito ang graphical representation ng dalawang system. Sa perpetual inventory system, every time na magkakaroon ka ng sales, magre-record ka rin ng cost of goods sold. Ibig sabihin, updated ang iyong inventory account sa lahat ng oras at ganun din ang iyong cost of goods sold account. Samantalang sa periodic inventory system, sales lang ang inire-record mo. Hindi mo ina-update ang iyong inventory account at hindi ka rin nagre-record ng cost of goods sold. Kasama sa closing entries ang pag-update cost of goods sold at the same time in-update mo ang iyong inventory account. So, paano ba inire-record ang pagbili ng inventory using ng perpetual inventory system? Normally, ang kumpanya ay bumibili ng mga inventory using cash or credit at inire-record ang pagbili ng goods kung kailan ito ay na-receive. Every time na bibili tayo ng goods or makaka-receive tayo ng goods, nakakatanggap tayo ng invoice galing sa ating mga suppliers. Kung saan nandun yung mga information na gagamitin natin sa pag-record ng ating binili. Seller, so dito sa particular invoice number 731, bumili ka kay PW ang seller. Sold to kung sino ang bumili or client, invoice date, kung kailan mo siya binili, purchaser, minsan, salesperson, so ay related kay PW, sino nag-assist sa inyo. Yung credit terms, so ibig sabihin ng N30, kailan mo siya babayaran, credit period, yung 210 dito, yung 2 ay yung iyong discount, pag nagbayad ka ng mas maaga, makagkakaroon ka ng discount. At yung 10, yan yung iyong discount period. Yung freight terms, FOB shipping point. So, sa freight terms, dito natin makikita ownership ng goods upon delivery at saka responsible para sa freight cost. So, dito, makikita mo din yung mga items na binili mo, ilang ano yung item na binili mo, ilang peraso, magkano yung price. Normally, ang ginagawa ko, kahit yan ay computerized na, minsan, chinecheck ko pa rin kung tama ba yung ad niya, ano yung currency. So, base dito sa sales invoice na to, dito natin kukunin yung mga information para i-record natin yung purchase. Under ng perpetual inventory system, pag bumili tayo ng inventory, inilalagay natin ito sa inventory account. I-debit natin yung inventory account. So, ang inventory ay isang real account. So, siya ay makikita mo sa balance sheet. Kung ikinutang mo, magi-credit ka ng accounts payable. Pero kung bayad ka ng cash, magi-credit ka ng cash. Not all purchases are debited to inventory. Ang ilalagay lang natin sa inventory ay yung mga goods for sale. So, halimbawa, ang iyong business ay nagtitinda ka ng mga office supplies. Yung office supplies na pambenta mo, ilalagay mo sa inventory. Pero yung office supplies na yung gagamitin sa operation, ilalagay mo siya sa office supplies account. So, paano naman ang freight cost? Yung freight cost para i-deliver yung goods na binili mo. Kung ang terms ay FOB shipping point, yung buyer ang magbabayad ng cost. Tapos, yung ownership niya na transfer na agad
kay buyer nung kinuha niya yung goods. So, kung ano man ang mangyari dito along the way, papunta dito kay buyer, responsibility na yun ni buyer. Sa FOB destination naman, hanggat hindi nakakarating kay buyer, yung inventory or yung goods, ang may-ari pa rin ng goods ay si seller. Tapos, si seller din ang magbabayad ng freight cost under ng FOB destination. So, ano yung treatment? So, yung freight cost na incurred ni buyer, isasama niya yun sa cost ng inventory niya. So, magde-debit siya ng inventory para dun sa freight cost at credit cash kung saan ang bayad. Minsan, sinasabi ni buyer na, seller, pwede bang ikaw na ang mag-arrange, idagdag mo na lang sa babayaran ko. Isasama niya yun sa babayaran niya. So, salip na cash, madadagdag siya sa accounts payable niya. Any freight cost incurred by the buyer are part of cost of merchandise. The reason inventory cost should include all costs to acquire the inventory, including freight necessary to deliver the goods to the buyer. Later, pag naibenta niya yung goods, marirecord na rin as cost of goods sold. Paano naman yung freight na binayaran ni seller? Yung freight na binayaran ni seller kung siya ay FOB destination, hindi na yon part ng inventory cost niya. Yun ay kanyang operating expense na sa part ni seller. Itong entry na to, ito ay sa book ni seller. Huwag kayo malito. Yung isa, itong isang freight cost na to, ito ay buyer book. So, kay seller, magde-debit siya ng delivery expense or freight out credit cash. Purchase returns and allowances. So, minsan, yung binili natin na goods ay damage o kaya inferior yung quality niya o hindi na-meet yung iyong specification. So, pwede natin isoli yung mga binili natin na goods. Kung ito ay binili natin by cash, so makakaroon tayo ng cash refund. Inutang naman natin ito, makaka-receive tayo ng credit. Yung purchase return, physically mong ibinalik yung item. Minsan naman, hindi na natin ibinabalik yung item kasi minsan pwede pa naman gamitin. Kaya lang, hindi mo na siya maibenta ng same na price doon sa mga good quality. So, sinasabi na lang sa atin ni seller na, sige, bawasan mo na lang ng 500 yung ibabayad mo sa akin. So, ang tawag naman doon ay allowance. So, paano natin i-record ang purchase return and allowances under ng perpetual inventory system? So, kung ikaw ay nangutang, mababawasan syempre yung utang mo. Nagde-debit ka na accounts payable at babawasan mo yung value ng inventory mo, credit inventory. Kung naman ikaw ay nagbayad ng cash initially, so magkakaroon ka ng refund. So, makakatanggap ka ng cash as refund, so debit cash, credit inventory. Ano ba yung purchase discount? Discount na ibinigay sa iyo kasi nagbayad ka ng mas maaga sa inyong usapan. So, dun sa kaninang tinignan natin yung credit terms, yan yung terms kung kailan kayo magbabayad. So, normally makikita nyo ganito. Yan. Ibig sabihin yan, ang inyong usapan, pwede kang magbayad within 30 days. So, pwede kang magbayad ng kung nangutang ka ng January 1. So, hanggang January 31, pwede kang magbayad. After ng January 31 at hindi ka pa rin nagbayad, yung pinagbilan mo, pwede ka na niyang singilin. Pero kung mula January 2 hanggang January 31, hindi ka pwedeng pwersahin ni seller na magbayad ka kasi ang usapan nyo ay 30 days. Ang ibig sabihin naman itong 2-10, yung 10 discount period yan. So, pag nagbayad ka within 10 days, so from January 2 to January 11, makakakuha ka ng 2% discount. So, paano natin i-record yung discount? Under ng perpetual inventory system, pag naka-receive ka ng discount, magde-debit ka ng accounts payable, credit cash. Syempre, kaya ka makakakuha ng discount kasi nagbayad ka. So, credit cash, credit inventory. So, yung inventory mo, babawasan mo ulit dahil nakakuha ka ng discount. Pero, kung halimbawa, katulad nito, hindi siya nagbayad ng on time,
hindi siya umabot dun sa discount period, so ang babayaran pa rin niya ay yung buong amount, wala na siyang discount. So, wala nang adjustment sa inventory. So, debit accounts payable, credit cash. So, hindi na niya na-avail yung 70 na discount. So, ito na yung summary ng mga transactions natin. Nung bumili tayo, nag-debit tayo ng inventory. Tapos na nag-solid tayo, nag-credit tayo ng inventory. Tapos noong nag-charge tayo ng freight in, dinebit ulit natin yung inventory. At nung nag-avail tayo ng discount, credit natin yung inventory. So at the end, meron tayong 3,580 na net purchases. Ibig sabihin ng net purchases, na ibawas na niya lahat yung return, yung discount, at na-add na niya yung freight in. So, katulad nito, on September 5, Zoo Company buys merchandise on account from Gao Company. The selling price of the goods is 15,000 and the cost to Gao Company was 8,000. On September 8, Zoo returns defective goods with selling price of 2,000. Record the transaction. So, noong September 5, bumili siya, they debit inventory, 15,000. Credit accounts payable, 15,000. Noong September 8, nung sinuli niya yung defective na goods, nababasan yung payable niya, kaya debit accounts payable, 2,000. Credit inventory, 2,000. So, paano naman ang pag-record ng sale? So, kanina tayo ang bumili, ngayon naman tayo ang nagbenta. So, pag nag-record ka ng sale, kung inutang yung binenta mo, magde-debit ka ng accounts receivable at magki-credit ka ng sales revenue. Yung accounts receivable ay balance sheet account, yung sales revenue naman ay income statement account. May isa pang entry pag ginamit mo ay perpetual inventory system. At the same time na mag-record ka ng revenue, magre-record ka rin ng cost of goods sold. So, debit, cost of goods sold, credit inventory. Ang cost of goods sold ay isang temporary account. Ibig sabihin siya ay nasa income statement. Credit ni inventory para sa cost ng iyong inventory na ibinenta. Paano naman pag nagsole, naka-receive ka ng return? So, kung ikaw, nung bumili ka at may defect, nagsoli ka, ganun din yung mga kliyente mo. Pag may binenta ka na defective, so may right din yung iyong mga kliyente na isoli yung binili nila sa'yo. So, paano mo yun i-re-record? Magre-record ka ng sales return in allowances. Yung sales return in allowances ay isang temporary account. So, ibig sabihin nasa income statement at siya ay isang contra account ng revenue. Debit, sales return and allowances, credit accounts receivable kasi di ba nabawasan yung receivable mo. At the same time, magre-record ka ng inventory. Ibabalik mo sa inventory mo yung ibinalik sa iyo na goods. So, debit, inventory, at babawasan mo yung cost of goods sold mo. Kasi nag-record ka ng sobrang laking cost of goods sold nung ibinalik sa'yo, ikikredit mo ngayon siya. Ang cost of goods sold ay parang expense account na ang kanyang normal balance ay debit. So, pag binalik sa iyo, mababawasan yung cost of goods sold mo. So, paano naman if the goods are not returned pero nagbigay ka ng discount? In this case, the seller debit sales returns in allowances and credit accounts receivable. An allowance has no impact on inventory or cost of goods sold. So, pag nagbigay ka lang ng discount, hindi ka magre-record ng debit inventory credit cost of goods sold. Kasi walang binalik sa iyo na goods. So, ganun pa rin yung cost of goods sold mo. Kaya lang, nabawasan yung iyong revenue kasi nagbigay ka ng allowance. Ang sales return and allowances is contra revenue account. So, nakakabawas siya ng revenue. So, pag nagbigay ka ng allowance, lumiit yung iyong revenue pero same pa rin yung iyong cost of goods sold. Paano naman yung sales discount? In-encourage mo yung mga kliyente mo na magbayad sa iyo ng mas maaga, kaya nagbibigay ka ng sales discount.
So, siyempre, ang entry, laging may cash. Hindi naman sila makakakuha ng discount kung hindi sila magbayad. Cash, debit, sales discount. Ang sales discount ay contra revenue account. Credit accounts receivable. Siyempre, nabawasan na yung accounts receivable mo kasi nakolekta mo na. Kaya, magki-credit ka na ng accounts receivable. So, ang sales discount, wala ka ng additional entry na recording sa cost of goods sold at sa inventory. Wala ka ng additional entry kasi hindi ka naman naka-receive ng goods. Nagbayad lang sila sa iyo on time. So, paano ang pag-compute ng net sales? So, sales revenue minus sales returns and allowances minus sales discount. So, naka-credit sila, naka-debit-debito. So, ang makukuha mo na yung net sales. On September 5, Zoo Company buys merchandise on account from GAO. The selling price of the goods is 15,000. The cost to GAO was 8,000. On September 8, Zoo returns defective goods with the selling price of 2,000 and the fair value of 300. Record the transaction on the book of GAO. Debit, accounts receivable, kasi nadagdagan yung receivable niya, at sales revenue. Tapos at the same time, so ito, September 5 din, magre-record din siya ng cost of goods sold. Debit, cost of goods sold, credit inventory. Ang cost of goods sold ay parang expense account. So, pag lumaki ang expense mo, magde-debit ka. 8, nag-return. So, nagkaroon ka ng sales return and allowances at nabawasan yung accounts receivable mo. Kaya ka nag-credit. At the same time, ire-record mo yung ni-return sa yung inventory. Debit, inventory, credit, cost of goods sold. So, nabawasan din yung iyong cost of goods sold. So, ganyan ang pag-record ng mga inventory transactions under ng perpetual inventory system. Adjusting entries. So, minsan, di ba, sa under ng perpetual inventory system, laging updated yung ating cost of goods sold at saka yung inventory account. Pero at the end of the period, nag-physical count pa rin tayo. Tinitignan natin kung tugma ba yung ating naka-record sa libro against dun sa talagang physical count. Kasi hindi natin alam, yun pala, may nagkumuha na, nangungupit pala yung tindera mo. O kaya naman, namali ka ng record o na may nawala ka na na items. So, ngayon, iko-compute mo ilan na ba yung nasa inventory mo. So, halimbawa, nakasulat sa'yo 50 peraso pa. Pero, na nag-physical count ka, 40 na lang pala. So, may nawawalang 10. So, ngayon, gagawa ka ng adjusting entry. So, kung mas marami yung nasa libro, halimbawa, 50 ang nasa libro, pero nag-physical count ka, 40 na lang, babawasan mo syempre yung inventory mo. Ang itatama mo, kung ano yung physical count, yun dapat yung lalabas sa iyong balance sheet. So, babawasan mo yung inventory mo at iti-debit mo siya sa cost of goods sold at iki-credit mo yung inventory mo. Ano naman yung mga closing entries? So, napag-aralan natin sa service business yung closing entries. Kapareho din niyan sa merchandising. So, meron ding mga closing entries. Yung isa, yung i-close mo yung revenue, di ba? Gumamit tayo ng income summary account. So, debit, yung mga sales revenue, credit, income summary. Ito naman, to close income statement accounts with debit balance. So, dito na napasama yung cost of goods sold. Kasi, di ba, yung cost of goods sold ay normal. Debit balance siya. So, yan. Debit income summary, credit, cost of goods sold, at yung iba pang expense account. Tapos, to close net income to retained earnings, ganito din yung sa previous, di ba? Tapos, retained earnings to dividends. To close dividends to retained earnings, which is pareho lang din dun sa ibang sa service business. So, ganyan ang perpetual inventory system.
Ito yung first ng sales transaction, ikaw ay nagbenta. So, kung mapapansin nyo, nagbenta ka, nag-entry ka ng revenue at sales at nag-update ka ng inventory mo at nag-record ka rin ng cost of goods sold mo. Nung ikaw ay nag-grant ng sales returns, binawasan mo yung iyong cash or accounts receivable at nag-debit ka ng sales returns and allowances at binalik mo yung inventory mo kasi naka-receive ka at binawasan mo yung cost of goods sold mo. Pero kung allowances lang ang binigay mo, wala kang ganitong entry. Hindi mo na-entry yan. Magkakaroon ka lang ng sales returns and allowances tsaka credit accounts receivable. Hindi ka mag-a-update ng inventory kasi wala ka naman na-receive na inventory. Ito naman, paying freight cost on sales, FOB destination, diba? So, FOB destination, freight out credit cash. So, ito ay isang operating expense, okay? Receiving payment from customers within discount period. So, nagbigay ka ng sales discount. Okay? Walang effect sa iyong inventory yung pagbibigay mo ng sales discount. Kasi wala ka namang na-receive na inventory. O, diba? Ito naman yung mga purchase transactions, yung mga pagbili mo ng goods. So, syempre, pag bumili ka ng inventory, debit inventory, credit cash or accounts payable. Yung freight cost, yung FOB shipping point, ang sabi natin sa shipping point, yung buyer ang responsible sa freight cost. So, debit, inventory, credit, cash. Ikaw ay nagsoli purchase returns. Okay? Ikaw ay binigyan ng allowance. So, sa parehong purchase returns and allowances, i-update mo din yung inventory mo at yung iyong accounts payable. So, kahit wala kang physical goods na isinole, magre-record ka pa rin ng, magbabawasan mo pa rin yung inventory cost mo. Okay? So, kanina din sa returns and allowances, pag nagbigay ka lang ng allowance, walang effect sa cost of goods sold mo at sa inventory mo. Pero sa pag ikaw ang bumili, pag nagsoli ka or binigyan ka ng allowance, maapektuhan ang inventory mo. Paying supplies within discount period. So, ito, naapektuhan din yung inventory mo. Bumaba yung inventory mo, babawasan natin. Samantalang sa sales transaction, pag ikaw ay nagbigay ng discount sa iyong kliyente, wala nang effect sa iyong cost of goods sold yun or inventory. Pag naman ikaw ay purchase transactions, nababawasan yung inventory mo. Okay? Tapos itong adjusting entries. So, ang naiba lang sa ating pag-aralan na under ng service business is yung i-adjust natin yung physical count ng inventory kung mas malaki ba o mas maliit. Tapos magkakaroon tayo ng additional and closing entry account na cost of goods sold. Tsaka syempre yung mga ito wala yan, sales returns and allowances, sales discount. Wala siya sa service business. So ito ay meron lang para sa merchandising business. Sana may natutunan kayo sa ating kwentuhan today. Kung may tanong kayo, pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page, Maribel Loves Accounting Facebook page. O kaya naman, kung may mga questions kayo or problems na hindi nyo masyadong maintindihan at gusto nyo ng kaunting liwanag, pwede nyo i-post sa aking Facebook page at tatry nating sagutan. Okay? Good luck sa inyo! Bye! Hanggang sa muli!